Ako muna, and when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Saul had made his signs upon them all, the Holy Ghost came upon them, and Jesus spake with tongues and then prophesied. And all the men were about 12. Sabay-sabay na lang po tayo. Ready, go. But when divers were hardened and believed not, but speak evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. Let's pray. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kahit mga bata po, karamihan dito, we pray na sila po'y magkaroon ng teachable heart, Panginoon, na laman namin, alamin natin, gustuhin namin, Panginoon, na matuto kami sa iyong salita. So, we pray kayo pong gagabay sa inyong lingkod sa bawat isa yung dahil pong kanilang puso. In Jesus' name we pray. Amen. May maingay pa rin, ha? Greg. Palit. Cool. Ito ka, Greg. Mga Jamie. Bago palda ni Jamie, ah. Yes. Pumunta na ba kayo ng ano, tay-tay? Sino pa? Sino pa maingay? O Joshua, dito ka. Bilis, bago kita tawaging ano, Dagul. Dito ka. Joshua. Willis, para mas matuto ka. Tabi kayo kaya ni Joshua, the first. Ilan na ba Joshua dito? Dalawa lang. Dito. Huwag ka na maingay dyan, ha? Si Justin, mabait to, eh. Aaron, iingay ka na rin. Daryl ba? Tama. Okay, so makinig lang kasi may hirap intindihin to pag di kayo nakikinig. So, kaya minsan iba sa church na boboring kasi hindi naintindihan. Eh, paano makakaintindi? Hindi nakikinig. Kaya mga bata, dapat focus lang. Pag nakuha niyo yung mga kwento dito, exciting to. Okay? So, last time, sinong bida sa Acts? Mga bata, si Hannah, last Thursday ka, di ba nakatin? Okay. So, welcome kayo lagi dito, ha? Lalo yung mga mabait na katulad niya. Huwag ka na maingay, bata kasi yan, eh. Tayo magagawa dyan. Huwag na lang kayo maingay. Okay, so Tristan. Ang tatay mo, Alan. Tito mo, Albert. Pareho kayo doon nakatira? Okay. Ang may kilala sa akin, yung isa, eh. Si Albert. Kaya minsan ginagano ko, hindi ako pinapansin ng isa, eh. Kambal kasi. Anyway. Okay, so si Paul ang bida, tama, no? Anong ginawa ni Paul? Well, diba nagulpi na nga siya sa ilang place. Pero tuloy lang siya. Amen? Ganun dapat ang lingkod ng Diyos. Kasi alam niya, importante yung kanyang ginagawa. Walang makakapag ano sa kanya, makakapigil. Tulad ni Pastor, di ba? Kahit ang kulit nyo, ayoko na magpastor. Sarado na yan. Alisin na yung sign dyan. Ayoko na magpastor. Ang kulit. Mabata. Tapos yung iba dito, dati active na. Wala na naman ngayon. Nakakaano minsan, eh. Tapos yung iba... Yan, kukulit. Yung iba, tampo-tampo pa, hindi mo alam, hindi naman magsasabi yung iba. Pero si Paul, ginugulpi na siya. Di ba? Oh, yun namin sa'yo! Ginugulpi siya, literal. Huwag na siya mag-preach. Pero hindi siya uminto, amen? Umaalis lang siya, lumilipat-lipat lang siya, pero yung mga disipulo niya doon,
marunong na yun. Papatuloy yun. Amen? So, ganun tayo dapat. Anyway, so dito sa verse 1, may nakita siya, medyo mag-ano tayo, na-touch natin ito last week eh. May kanilaman to sa baptism. So, may nakita siya mga disciple. So, I believe, ano sabi nakita? Ibig sabihin, I believe na gusto winning to. Kasi tayo, kahit tayo, ganun ginagawa natin. Paano mo na ikilala? May mga disipulo pala dyan, may mga ligtas pala dyan, may mga kulto pala dyan, may mga mabuti pala dyan, mabait. Pero hindi pa na kakilala sa Panginoon. Kasi nag-soul winning siya. Kaya sabi dito, nagkatanungan sila ngayon kasi, naalala niyo yung bida last week, sino yun? Si matalino, magaling magsalita, naalala mo pa? Hindi pa ka ba last week? Sino? Sino andito? Yon, sino? Apollos. Okay, tandaan niya, Apollos. So, sino si Apollos? Matalino, magaling magsalita. Pero, nung may nakita si Paul tuloy, kasama ni Paul, si Priscilla, Aquila. So, nakinig siya kina Aquila at saka Priscilla. Kasi alam niya, mayroon pa siya mga hindi nalalaman. Okay? Kaya, ganun din naman ito si Paul. Kaya tayo, pag nag-soul winning tayo, ang ginagawa natin, so, pag alam natin, ligtas talaga, totoong ligtas, hindi na natin share ulit. Kasi ligtas na eh. Ano lang i-share natin? O syempre, ibang bagay na. Okay? Katulad ng... Sino bang na-share namin ligtas na dito? Kami naman hindi eh. Ah, si Mrs. Nibad. Ni Angke. So, tinatanong ko eh. Sabi ko, ako pupunta dun, Bad eh. Hindi kami nagkaintindihan ni Miguel. Eh, di, siya pumunta dito. So, talagang tinanong ko. Eh, talagang save naman ah. Nanampalataya sa Panginoon. Okay na yun. So, ano yung next na pag-uusapan namin? Mga bagay na medyo advanced na. Katulad, saan ka nag-church? Ano yung Bible mo? May church ka bang sarili? Active ka ba dyan? Ano yung ministry mo? Okay? So, para kasi hindi naman sayang yung pag-uusap. Ganun po yun. So, kaya dito, nakita ni Paul, may mga disipulo dito. Actually, 12 to eh. Namin yan, sabihin. Kaya sabi niya dito, "Have you received the Holy Ghost since you believe?" And they said unto him, "We have not so much heard whether there be any Holy Ghost." So, medyo, may Holy Ghost ba? Hindi namin alam ah. So, posible ba yun na may mga mananampalataya na pero may mga ilang bagay silang hindi nalalaman about the Bible? Definitely, kasi wala naman nakakalam nito lahat eh, di ba? Parang last week si Apollos. Nagpe-preach na siya pero hindi niya alam lahat. Eh, wala naman may alam lahat. Okay? So, ano ulit yung lesson natin doon last week kay Apollos? Kahit matalino ka pa, kahit sino ka pa, dapat ready kang makinig. Kasi baka yung kausap mo, may mas nalalaman sa'yo na matututunan mo na makakabuti sa'yo. Diba? Kaya nakita si Apollos after niyang nakinig, ang dami niyang natulungan. No? Dahil sa in-endorse din siya ni Paul. So, kaya ganun. Amen? So, ano nangyari dito? And he said unto them, "Unto what then were ye baptized?" And he said unto John's baptism. So, disipulo sila, mananampalataya ng Panginoon. Kaso, alam niyo naman, yung nangyari nung kay John pa lang, may mga bagay pang, syempre, si Jesus, tinuturo pa lang. Kasi, again, transitionary churches tong sa Acts. So, hindi pa nila alam. Pero, nanampalataya na sila sa Panginoon, hindi lang nila alam yung pangalang Jesus. Kasi nga, John the Baptist pa yung kilala nila eh. Pero pansinin nyo, iisa lang to. Sabi dito. So, kilala nila si John. Anong pinipreach ni John? Pareho ba ng pinipreach ni Jesus? Sabi dito, "Then Paul said, John verily baptized with the baptism of repentance." Okay, ito yung medyo tricky ba eh. Ano may sabihin ng repentance? Sa Tagalog, laging pagsisisi lang yan eh. Pero sa English kasi, pag sinabing repent, to turn yan. So, ang dami ngayon, kahit mga Baptist nga, nalilito. Ano yung sabihin na repentance daw? Magsisi daw sa lahat ng kasalanan. Eh, maganda naman yung magsisi sa lahat ng kasalanan, tama? Ang problema, hindi yon one time. Kasi nagkakasala ka ulit. So, pag-repent natin, everyday natin ginagawa. Pero, upon salvation, mayroong isang klase ng repentance tayong ginagawa.
na after nun, maliligtas tayo. Sino ligtas na dito? Diyan, ligtas na. Hindi kita, tinaguan mo ako eh. Nandun lang kami, sabi ko, sumunod ka na eh. O, yan. Baba nyo na. Anong ginawa nyo nung naligtas kayo? Paano ka naligtas, Ezekiel? Okay. Anong sabihin tinanggap mo si Jesus? Kasi dati, binaptize ka na nung baby ka, di ba? Siguro. Baptize ba yan? Hindi. Ah, hindi. Si Carl lang. Ako, nabaptize ako nung baby ako. So, pero, hindi ko kinilala na ngayon yung kasi hindi naman pala tama yun. Sabi sa Bible, ang tumatanggap sa Panginoon, yung mismong tao, hindi ninong-ninang mo. Okay? So, ngayon, hindi ko kinilala yung baptism ko nung bata ako. Nagpa-baptize ulit ako. Amen? So, pero ano yung ibig sabihin ng repentance dun sa kaligtasan? Yung kanina na hindi mo alam kung paano maligtas, alam mo yung masama, alam mo makakasalanan ka, paano ka maliligtas, hindi mo alam yun eh. So, nung finish sa'yo yung gospel, katulad ng finish ko kay Hannah last Sunday, di ba? Sa akin na Jana nun, lahat sa inyo. So, nag-repent ako ngayon. Dati, hindi ko alam pa, pupunta ako sa langit, kala ko, kailangan gumawa ng mabuti para mapunta sa langit. Yun ang iniisip mo eh, karamihan naman sa atin eh. Kasi yung tinuturo sa atin, gumawa ka ng mabuti para maligtas, gumawa ka ng mabuti. Mali pala yun, maganda yung gumawa ng mabuti, kaso hindi mo yun hindi mo yun ikaliligtas. Kulang yun. Okay, hindi yun ang paraan ng kaligtasan. Eh, tinuro sa iyo ngayon, tinanggap mo ngayon yung form of gospel na tama, which is believe on the Lord Jesus Christ. Sabi lang, tinanggap mo sa Panginoon. Yung tamang gospel, tinanggap mo. Kaya ikaw ay nag-repent sa mali, okay, unbelief, ngayon nanampalataya ka, ikaw ay nag-repent. Ay, hindi, hindi. Ibig sabihin, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Tingnan natin dito. Okay, nasa Acts na tayo, ha? Sinabi ni Paul kung ano yung repentance na sinasabi ni John the Baptist. Ito sabi, ha? Ano sinasabi niya? Saying unto the people that they should believe on him which should come after him. Sino yung will come after John? Eh, di si Jesus. So, ibig sabihin, ganun lang po yung repentance na tama sa kaligtasan. Kailangan mong manampalataya kay Jesus. At si Jesus, dapat tama ang pagkakilala mo. Siya ay Diyos, anak siya ng Diyos, na nagkatawang tao siya. Importante yung mga bagay na yan. Okay? Nagkatawang tao siya, tapos nangaral siya ng gospel din, ng kaligtasan. Wala po siyang kasalanan. Ay, wala siyang kasalanan, inalay siya bilang sacrifice sa ating kasalanan. Anong ginawa sa kanya? Pinako sa krus, namatay, nilibing. Okay, 3 days and 3 nights, he is in the heart of the earth. Ano yung heart of the earth? Impyerno po yun. Wala namang ibang nasa gitna ng earth, kundi impyerno. Okay, siya yung pinarusahan para sa atin. And then, 3 days and 3 nights, siya po yung nabuhay magmuli. So, may kapangyarihan siya over death. Okay, makinig, Justin. Lalong hindi nyo maintindihan eh. Pakikalabit nga. Kinig na kinig kayo dito eh. Okay. Yung mga ingay, walang pagkain ha. Pag nabanggit kayo. Pag nabanggit kayo yung pangalan nyo. Hindi. Okay. So, yun po yun naman. Napakalinaw niya na. Yung repentance sa tinuro ni John, pareho lang sa tinuro ng Panginoon at tinuro ng mga apostol, pareho lang. Pero, ito yung pagkakaiba. No? So, hindi pa sila na disipulo ng gusto. Kasi nga, ang nagturo sa siguro, ito yung mga, anong lugar to? Tingnan nyo, ha? Upper coast of Ephesus. Okay? So, napakalayo na po na sa Jerusalem. So, it is possible na nabaptize sila ni John the Baptist kasi talaga nagpuntahan doon yung mga tao, eh. Diba? So, tapos sila umalis na hindi ni sila na disipulo, hindi sila turuan. Okay, yan ang problema ngayon kahit sa atin. So, kaya sabi na, Pastor, ako ba lagi dapat ako sa church? Ano sa palagay mo? Pwede bang ano lang, once a year? Okay lang ba yun? Mawawala ba yung kaligtasan mo pag once a year ka lang? Hindi naman, di ba? Ligtas ka pa rin kung ligtas ka na. Ligtas ka na ba, Rod? Ha? Okay. So, bakit natin kailangan lagi sa church? Para maligtas? Para mag-aral ka pa kasi hindi ka po
di ka magiging perfecto to the point na hindi mo na kailangan mag-aral. Ako nga, sabi sa'yo si Pastor, nag-aaral pa, di ba? So, ito, napakala na to, isang oras mahigit lang, lalo kayo mga bata, paano nyo matututunan yung matututunan nyo dapat paglaki nyo? Eh, napakaganda, bata pa kayo, mas mga ilang taon, siguro 5 years, naglilingkod na rin kayo sa Diyos, mga soul winner na kayo, yun ang dapat. Advantage nyo yung pag kayo ay lagi sa church, matututo kayo maaga at mabuti. Diba? So, ito yung wala sa kanila. Yun yung nakikita ko dito. Nasa church at di na utulog, ha? Okay. So, kaya ngayon, sila naman ay nabaptize sa pangalan na this time ng Panginoong Jesus. So, yun ang pagkakaiba nun. So, actually, tinatanong ko pa dito kung water baptism to, talagang, hindi, ligtas na to mga ito, eh. So, I believe, hindi ko alam kung ito yung isip ko kanina. Kunwari, baptized ba sila o hindi na. So, posibleng na-rebaptize sila. Posible. Okay, lilinawin ko sa inyo next week. Okay? Pero posibleng na-rebaptize sila. Siguro kasi may hindi pa sila naintindihan. Hindi, inulit na lang ni Paul. Okay? Ngayon, itong verse 6 to hindi na to kaligtasan, ha? So, kasi sabi dyan, and when Paul laid his hands upon them, ano yung sabihin, laid his hands? Halika dito, Miguel. Ito, ano to eh, malakas ang loob eh. Lagi namin tong example eh. Kaso walang sapatos eh. Huwag ka na magsapatos. Hindi naman kita yung sa camera eh. Nalala niyo yung tinuong, wala pa kasi kayo dati dito eh. Pag sinabing lay hands, ito mga uso to sa mga Pentecostal. Mga Pentecostal, oh. Sige. Oh. May lay hands mo daw, okay, siya ganyan, mag-pray, ganyan-ganyan pa eh. Arang Goku ba yan? Arang... Boom! Oh, naramdaman mo ba? Sige. Yung mga ganun-ganun pa eh, no? Kasi parang mga tao kasi mahilig sensational eh, di ba? Parang pag puro salita lang, pasto, wala akong nakikita eh. Parang gusto ko. Hindi tayo ganun. So, naniniwala ako, itong lay hands, I believe, siguro, ginanyan niya. Pero, hindi dun talaga nanggaling yung kapangyarihan. Amen? Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng Holy Ghost, ng Banal na Espiritu, ng Panginoon, ng Diyos, nanggagaling yan sa kanyang salita. Okay? I believe, hindi one overnight to. I believe, in-expound niya sa kanila yung salita ng Diyos, and then, dahil matagal na silang disipulo, natandaan nila yung dapat nilang matandaan, natutunan nila yung dapat matutunan, anong nangyari sa kanila ngayon? Ha? Pag ikaw ay narikinig ng preaching, katulad ngayon, iba nag-i-amen eh. Iba, hindi pa nakaganyan pa. Iba, nakipagdaldalan pa. Kasi hindi nakakaunawa. Pero yung ako din, kahit ako dati, naintindihan ko naman kayo eh. Nung bago ako, ganyan lang, nag-observe-observe lang ako. Iniisip kong babalik pa ba ako dito? Hindi na. Ganun yun eh. Pero pag naintindihan mo na yun, dapat mo maintindihan, iba ka na. Tapos narinig ko na yun, naintindihan ko na dati, tapos ngayon na-confirm pa, iba ang dating nun. Amen? So I believe, ganun yung nangyari dito. Kaya sabi dito, nung nag-lay hands na, hindi ito overnight. I believe, ang nangyari dito, or possible na medyo maikling time din kasi may kasamang ano na rin, miracle. Pero ang dapat iyaano natin is yung normal, ang tao ay nadidisipulo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Paulit-ulit po yan. Natututo siya, nag-stick siya, nagkukumit siya, saka siya natututo. Amen? Amen? Kaya dito ngayon, ano nangyari? Pinagkatiwalaan din sila ng itong speaking with tongues, ito ay special miracle, special, anong tawag dito, gift. Okay, yung speaking of tongues, yung panahon nila, tsaka ng prophecy. Again, pag prophecy, yan ay dalawa yan. Yan ay foretelling, tsaka foretelling. Pwedeng nagka-prophesy ka kung anong mangyayari in the future. Pero madalas, ang ibig sabihin lang niya, katulad ng ginagawa ko ngayon, nag-preach ako ng salita ng Diyos. Natututo kayo, amen? Kung natututo kayo, again, di yan laging automatic. Pag hindi nakikinig, wala. Nagsayang ka lang ng punta mo dito. Pag hindi ka nakikinig. Amen? Pero itong 12 na to, sila ay natuto. Sila ay pinagkatiwalaan din ng ganitong gift.
of the tongues and prophecy. Okay, so they are 12. Okay, so iyan natin kasi natapos na rin natin actually yung last week. Nano ko lang kasi bago yung iba dito. Ngayon, next. And when he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. So, wala pong bago dito. Si Pastor, nakikita niyo ba kami doon? Nag-iikot-ikot. Ang ginagawa namin? Nag-ibenta ba kami ng ano? Eh, may bike na kami ngayon. So, masarap. Ano? Iniikot ko yung van. Saban na van. Daming tao. Pati yung ano, gusto ko umpisaan doon sa dulo kasi may kilala ako doon eh. May tindahan pa rin pala sila eh. Sina ano? Oh, sina ano? Kat-kat. Laki na ng bahay kasi doktor si ano, di ba? Nasharean ko yung doktor eh, tumanggap. Kaso yung tatay nila, nawalan kami ng time eh, kasi nasharean ko po dyan nung namatay si ano, nanay nila. So parang bahala kong umpisan doon, tapos kakaala tayo doon. Ang daming tao. Okay? So ngayon sabi dito, he went to the synagogue. So kung anong ginagawa natin ngayon, yung ginagawa ni Paul, pupunta siya kung saan, meron siya makakausap, kung saan pwede siya mag-preach. Sabi dyan, talagang 3 months. Boldly. Ano yung sabihin ng boldly? Mamaya, makikita actually natin, meron dito manggagaya. Pag sinabing bold, alam mo yung sinasabi mo, kaya pinapangaral mo, diretso. Nakakita na ba kayo ng preacher na, alam nyo mga kapatid, sana, alam nyo si Lord, di ba? Di ba? Praise the Lord, di ba? Amen? Oh. Ano, maging mabait na kayo, mga bata. Nakakita mo yung mag-preach na ganun. Mayroon ganun sa amin. May mga sa office kasi. Kasi may Bible study kami dun eh. So may mga, pag may bago dun, talagang ganun magsalita. Kasi hindi sila sigurado sa pinagsasabi nila. Pinapakiramdaman nila yung mga tao. Kaya ganun sila. Ay, may papalagba dito? Ay, gusto ko puro amen. Kaya sasabihin ko yung sigurado kong pinaniniwalaan ng lahat ng tao. Kahit mukhang ewan. Ganun yung mga yan eh. Wala tayo, anak ng Diyos ha. Wala tayo, ligtas ha. Kahit hindi, hindi mo naman kilala yung mga tao dun. So ito kaya, pagkakaiba ng tunay na lingkod ng Diyos, sa mga hindi tunay na lingkod ng Diyos, alam niya yung sinasabi niya, siya ay bold. Ibig sabihin bold, matapang. Men, lalo sa mga bagay na patungkol dito. Ito, gusto yung pakita yung tapang ko sa inyo. Palabas kayo, wala kayong ano. Makinig lang. Sabi doon, persuading, disputing. Okay, yung iba hindi na sanay mag-dispute. Alam niyo yung dispute? Eh, hindi naman ganyan eh. Minsan kailangan mong gawin yun sa tao. Kasi kunwan, may maling pinaniwala yung sinesheran mo. Eh, di ba pastol, lahat naman tayo anak ng Diyos? Hindi ganun. Dapat you have to say no, kung no talaga, kung yes, yes. Natindihan niyo yun? Di ba lahat ng pare-pareho lang naman, Muslim, Katoliko, pare-pareho. Hindi nga pareho yun eh. Ano sasabihin mo? Di hindi pareho. Di ba? So si Paul, matapang siya. Okay? Lahat ng patungkol sa Kingdom of God, ibig sabihin, kaligtasan lang din yun. Okay? Mainig. And when thy verse were hardened, ito na. Hoy, ito na. Alam niyo yung harden? Ito yung sinasabi ko last time sa inyo, di ba? Pinapagalitan ko yung madalas. Ano yung matigas? Ay, mga bata pa to eh. Ano yung matigas? Matigas ka ba? Sino matigas? Ha? Hindi nakakatawa to ha. Ano yung matigas na loko-loko, di ba? Sinabihan mo ng... Uy, mong gagawin yan. Anong wag? Ang tigas nito ha. Diba? So nangyayari talaga yan sa ministry. Pag may nagpe-preach ako, kaya alam ko na yan eh. So meron dyan matutuwa. Yung iba dyan titigas ang puso. Yung sinasabi dito, matigas ang puso yung sabihan mo, huy, huwag kang magulo. Tapos, huy, hindi kalokohan to. Hindi ako nakikipag-joke sa'yo. Pero yung iba, babaliwalain ka, diba? So sa inyo, may mga hindi ako pinapansin dun eh. Kasi nga, pagkaharap ko, laging lasing eh. Ako, sabi mo ba ng matino yun? Diba?
Tapos hindi seryoso sa kausap. So, nangyari dito, nung marami nang tumigas ang ulo at hindi na nampalataya, ano sabi niya, but speak evil of that way before the multitude. So, hindi lang sila hindi naniwala, kinukunta na nila yung katotohanan, kinukunta nila yung Bible, kinukunta na si Paul. Anong gagawin ni Paul? Na kayo, anong gagawin niyo pag kinukunta kayo? Tama yung ginagawa niyo, totoo, mahal niyo sila. Sinasabi mo yung totoo, pinagtsatsaga mo, binibigyan mo ng oras. Diba, lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo nag-aaral, lahat tayo pwede mag-relax-relax, diba, pahinga. Sino mang gusto nang mag-preach dyan sa labas, diba? Pero nung nakita ni Paul, kayo, anong gagawin niyo pag ganun? Ikaw, Daryl, anong gagawin mo? Pag, ayaw makinig. Anong gagawin mo doon? Pagtsatsagaan mo ba? Forever? Ha? Hindi na, di ba? Ilang oras na bibigay mo sa kanila? So, tama yun. Ito, ginawa ni Paul. Ang tigas ng ulo eh. So, ganun din sa amin. Mga umaten dito, ipa-follow up mo yan. Follow up. Atin na ulit kayo. Nasaan na ba kayo? Ginagawa nyo na. Ano importante yung ginagawa sa buhay ngayon? Di ba? Mga ilang buwan yan, pag ayaw, di huwag na. Di ba? So, ganun ginawa ni Paul eh. Departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of Tyranno. So, again, nakita nyo siya, meron siyang bit-bit na mga disipulo niya. Yun yung mga nananampalataya sa Panginoon. Pero yung mga ayaw talagang makinig, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun. So, ganun talaga. Kaya minsan pag nakita si pastor, ba't di natin pinapollow up? Sige, nakilang follow up na tayo dun. Binigyan mo na lahat ng ganyan. Wala, ayaw nila sa church, eh di wag. Ganun lang. Diba? Mabuti si Rodaisel, di nag-asawa dito. Na. Si, ito, buti ito, matitinuto eh. Sana yung kapatid mo, makasama mo rin. Na. And this continued for the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. So again, so lahat ba naligtas? Ha? Hindi lahat eh, di ba? Yung iba nga tumigas yung puso, yung iba naligtas, yung iba nakasama ni Paul sa church, pero iba hindi niya nakasama sa church. Pero gusto ko lang bigyan ng din dito, gusto ko 2 years lang, so kami, ilan na tayo dito, bud? Wala pang 3 years, di ba? 2.5 ka lang kami dito. So, palagay nyo, kilala na kami lahat ng tao dito? Hindi pa rin, di ba? 2 and 4 months. So, yung sabihin, pag masipag ka kasi, ang bira, buong Asia. Alam nyo ba, Asia? So, yung panahon nila, yung banda doon, yung Corinth, yung Ephesus, na 7 churches sa Revelation, lahat yan nasa Asia. Okay, medyo malaki yun. Medyo malaking place yun. So, lahat nakarinig. So, hindi man lang, kung hindi man naniwala yung iba, tumigas yung puso na at least nakarinig sila. Amen? Kasi ganun din ang objective natin, hindi lahat pupunta sa church. Basta makapakinig sila, yun ang trabaho natin. Pag nakapakinig na sila, wala na silang sasabihin sa Diyos. Pag napunta sila sa impyerno, oy, ba't nga? Wala man na nag-preach sa amin, meron. May nag-preach sa inyo, di mo pinakinggan. Ganun yun. At least, wala silang masabi sa Diyos. Amen? At sa atin. So, ganyan ang objective natin. And God wrought special miracles by the hands of Paul. So, inulit lang dito kasi masipag si Paul, matapat siya, ilang beses siya nagulpe, okay lang, tuloy lang, konting pahinga, konting, ano siguro, no? Napapagaling, okay na naman, preach na naman. Kaya, pag sinabing special miracle, parang kanina sinasabi ko, kasi nga, talagang siya ay lingkod ng Diyos. Gusto nyo ba yun, mga pag-miracle kayo? Huwag yung miracle na kalokohan, ha? Pag sinabing miracle, hindi to usually nangyayari. Diba? Hindi, ano to, hindi to araw-araw nangyayari, pero ginawa ng Diyos sa'yo. Okay, for example, may mga preacher na, okay, nakakapag-preach naman, nakakapag-lingkod, pero hindi ganun to ka-powerful. Amen? So, pero pag ikaw ay lingkod talaga ng Diyos, ikaw ay masipag pa, tapat, ibang gagawin ng Diyos sa ministry mo.
So sana ganun sa atin. Amen? So ito yung sinasabi dito special. So from that, from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evils went out from them. So yung sinasabing special healing. So may healing pa ba ngayon? Nagpapagalik pa ba ang Diyos ngayon? Napansin niyo yung mga fake preacher, I mean, tinagtatawa namin sa Facebook eh. Di ba maraming mga fake healer dyan? Alam niyo, karamihan mga Pentecostal, di ba? Gaganyan niyo, tapos gaganyan pa kayo. Tingnan niyo yun sa ano, Facebook. Oh, lumakad ka dito, hindi ka nakakalakad, papagaling kita sa cancer mo. Mag-pray lang daw yun. Tapos, uy, wala na yung cancer ko. Yung pala, wala naman talaga. Mga kinausap lang nila yun. Eh, bakit ngayong lockdown, COVID pandemic, nasa na yung mga preacher na yun? Ha? Kasi kung nagpapagaling sila, di ba? Actually, may ganyan eh. Papagaling ko lahat ng Amerikano, ng buong Pilipinas. Pray over ko kayo. Wala ng COVID. Ba't di nila ginawa yun? Kasi peki nga eh. Hindi nila kayang magpagaling, kunwari lang. Ang pagaling yun, isa-isa lang. Kasi kinausap niya, kayang bayaran. Amen? Pero ito, totoo itong nangyari sa time ni na Paul, ni na Peter, ni na John, ni na Jesus. Talagang gumagaling kasi nga, yun ay pag pinag-aralan mo to, binigyan talaga sila ng Kapangyarihan ng Diyos para yung time na yun, manampalataya yung mga matitigas na ulong mga Udyo. Yun ang dahilan. Amen? So sa panahon natin, hindi na kailangan yun. Okay, pero pansinin yun, sabi nito, and the evil spirits went out of them. O sino may sakit ngayon dito? May sakit? Wala naman, o. Sige. So alam nyo ba sa Bible, maraming mga sakit ng ano, yung iba, yung sakit ng ngipin, wala lang yan. Pero yung mga nalilito ka, parang nasisira yung ulo mo, ano pa, may mga sakit na hindi mo maintindihan. Alam nyo ba na may ano yan? May kinalaman sa demonyo yan? O, kung may gagawin ka ngayon. Tapos mapipigil lang ka kasi magkakaroon ka ng sakit. Maraming sakit dyan ay kagagawa ng demonyo. Okay, hindi natin narinig madalas to eh. Pero yun ang totoo dun. Pero paano ka gagaling? Ano ka gagaling? Magdasal? Pwede rin. Kaya pinapanalangin natin. Ngayon, yung kay Ate Bing, ano yun eh? Physical, ano talaga yun? Ailment eh. Kita yun eh. Okay, condition talaga yun. May, pwede rin ano. Kaya ang panalangin natin, no, tulungan ng Diyos yung mga doktor. Eh, salamat naman dyan. Maging successful man lang yung operation, di ba? Alam naman ng mga doktor ang gagawin nila dyan eh. Pero yung mga hindi mo malaman, bakit si, ano, nilalagnat? Ano ba yun? May nakain ba yan? Di ba? Madalas yan ay ini-induce din ng mga demonyo. Kaya, ito yung testimony ka. Nung Kristiyano ako, katulad nyo, bata pa ako, siguro mga ilang taong Kristiyano, isa, dalawa. Napansin ko, pag tinatamad ako pumunta sa church, nagkakasakit ako. Siguro, dahil gusto ng demonyo, hindi ako pumunta. Hindi ko alam kung alam niya magpapastor ako, but regardless eh, di ba? Kasi pag nasa church ka, natututo ka ng salita ng Diyos, ayaw ng demonyo yun, di ba? So, anong gagawin niya ngayon? Pwede ka niyang patayin. Wag naman, okay? Hindi naman i-allow ng Diyos yun, di ba? I-allow ba ng Diyos yun? Kung sinong gustong patayin ni Satanas, patay? Hindi. Kayang kontrolin ng Diyos yan. Kung alam niyo yung sa Job, nagpapaalam yung demonyo sa Diyos. Okay? So, pag nagkasakit kayo, hinayaan ng Diyos yun. Okay? Pero ang gusto talaga niyan, yung mga demonyo. Okay? So yun, napansin ko, pero nung pag-spiritual ako, talagang pinaglalaban ko yung church. Ba't parang tatlong taon, wala, hindi ako nagkakasakit? Ba't ganun? So napansin ko yun, kaya kayo din, kaya sinasabihan ko ibang medyo matagal na rito, sakit ng ngipin ko, hindi ako mag-church. Ano bang ginagamit kong papunta dito? Ngipin ba? Paa, eh masakit po ang paa ko. Hindi ka na nakakalakad. May sakit, mamaya, makikita mo dyan, naglalaro.
Yan yung masaklap, di ba? Pero pag pastor ka, lagi mo may encounter yan. Nag-iisip na maling sa'yo. Di ba? Diba may demonyo na kayo? Pero actually talaga yun, tinitira kayong demonyo. Amen? So, ganun lang. Salita ng Diyos din ang magpapawalaan yan. Okay? Manampalataya ka. Si Tristan, di pa na-sharean to. No? Ilan taong ang Tristan? 9. Makulit ka ba talaga? Hindi naman. Nagaya ka lang dyan. Huwag kang didikit dyan si Peter. Hindi ko pinapadikit dyan eh. Hindi. Sakto lang. Hindi, okay lang yan. Pero, pigilan nyo ha. So, doon lang muna tayo. Nagutom na ako eh. So, may natutunan ba? Mga bata, may question ba kayo? So, paano kayo hindi magkakasakit? Hindi nyo iwasan yung ibang sakit, hindi nyo maiwasan, okay? Don't get me wrong. Yung iba naman, nagtuturo, ganun eh. Pag may sakit ka daw, you're not right with God. Hindi totoo yun. Si Job, he's right with God, pero nagkasakit. Okay, so minsan, yan ay pagsubok, yan minsan ay parusa, pero minsan ay, yan nga, inahadlang kayo ng demonyo. Amen? Itong mga to talaga, wala eh. Ba't ba kayo dito? Ha? Ba't kayo dito? Para? Wala kayong magawa? Ay, nag-usap tayo. May iba kasi dito gusto makinig eh. So, may question ba kayo? Question? Wala na. Ha? Amaya. Ilang kayong magkakapatid, Tristan? Tatlo? Pangilang ka? Pangalawa? Pangatlo? Ilang taon na yung ano? Panganay? 14. Magkapabatch kami yan eh. Yes, bata ng konti sa akin yan. Sige, happy birthday, Nin. Anniversary din namin. Okay? So, pray nyo na magtagal kami ni Mrs. ha. Okay, meron pa ba? Alang tanong. Okay, so, every Thursday, mga bata, Thursday, alas 4 hanggang 5:30 tayo. May Bible study. Linggo, umaga, 8:30 hanggang 11. Then, meron tayong hapon, ganun din, alas 4 hanggang 5:30. Para lagi kayo matuto. Huwag kayong magsawa dito. Hindi ako mag-asawa sa inyo. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Kwento po, Lord, sa inyong lingkod na si Paul, na siya po ay matapat na naglilingkod sa inyo nung time na yung Panginoon. Nakita namin ang special blessing niyo sa kanila, special miracles, Panginoon, dahil sa pinagtapat. So we pray. Kami po'y gamitin niyo rin sa aming, sa inyong paraan, Panginoon. Matutunan namin, dahil matutunan. Tapat lamang kami sa panahon, Panginoon, na hindi pa namin nalalaman yung datang nalalaman. Sa panahon, Panginoon, na usubok din kami. Samahan niyo po, Lord, kami sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, sa buhay ng mga batang to. Ay kayo po nakakaalam anong pinagdadaanan nila sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sila magtiwala ng lubos sa inyo para ganun din po ay matuto sila. Alam siya na pagpalain sa kanilang buhay. Pag-decision, Panginoon, ng mga plano sa buhay. So, we pray na sinil din po, Panginoon, sa sabay lumaki. May takot sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo siya sa aming anniversary, Panginoon. Ay, salamat sa 15 years. Panginoon, more blessing, Panginoon, na galing sa inyo. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.